Part 11. Patuloy na nakatitig si Hunter sa litrato ng dating kasintahan. Hindi niya maiwasang balikan ang kanyang nakaraan. Kung paano siya napunta sa mga Abueva at kung paano niya nakilala ang babaeng labis niyang minahal. Flashback. Palingali nga ang halos 10 taong gulang na batang lalaki habang tinatahak nila ang daan, patungo sa bahay ng lalaking kumukup sa kanya. Hindi maiwasang mamangha ng binatilyo dahil sa mga nakikita nito. Maraming tauhan ang nagkalat sa labas ng mansyon. Malayo pa lamang ay tanaw na ng binatilyo mga tauhan ng mga Abueva, na handa nang salubungin ang pagdating ng lalaking kumukup sa kanya. Si Police Inspector Felipe Abueva. Pagbaba pa lamang sa kotse ay agad nang sinalubong ng isang babae, si Felipe. Maligayang pagbabalik, Felipe! Naku, siguradong matutuwang yung papa sa pagdating mo. Maligayang salubong sa kanya ng babae. Masaya rin ako makita kayong muli, Aling Lokring. Bati pabalik ni Felipe sa babae. Binati isa-isa ng inspector ang kanilang mga tauhan. Itinuturing si Felipe bilang pinakamabait sa 4 na anak ni Don Lorenzo. Ni minsan ay hindi nila ito nakitaan ng hindi kaaya-ayang pag-uugali. Wala itong ibang ipinakita sa kanilang mga tauhan, kung hindi ang kabutihan. Lahat ay pantay-pantay sa mata ng inspector. Daddy! Malakas na sigaw ng isang batang babaeng nasa edad 4 na taong gulang. Trixie! Slow down! Baka madulas ka, anak. Sigaw naman ang mommy nito na nakasunod sa kanya. Oh, hi baby. How are you? Tanong na inspector sa kanyang anak na babae. I'm good, daddy. Malambing na tugon ng batang babae. Hi, hon. Bati ni Alicia sa asawa. Saka ito humalik sa pisngi ng inspector. Who's that boy, dad? Tanong ni Trixie sa kanyang daddy. Ah, yeah. Come here, Hunter. Tawag ng inspektor sa tahimik na si Hunter. This is Hunter. From now on, I want you to treat him as your brother. Sabi ng inspektor na nagpalaki ng mata ni Alicia. What? Tama bang narinig ko, Felipe? Galit na tanong ni Alicia sa asawa. Yup, Alicia. Ulila ng lubos si Hunter. Kaya naman naisipan kong kukupin siya. Para naman may kasama at kalaro na si Trixie. Tugon na inspector. Nababaliw ka na ba? Gusto mo pa pala ng isang anak, edi sana'y sinabi mo. Han, pwede naman kitang bigyan ng isa pang anak. Paglalambing ni Alicia sa asawa. Stop it, Alicia. Pagod ako. Isa pa. Matalinong bata si Hunter. Tinutulungan niya ako sa mga mission ko. Higit sa lahat, kailangan niya ng pamilyang mag-aalaga sa kanya at ituturing siyang parte nito. At alam ko, ako ang makakapagbigay nun sa kanya. Tapos na ang usapang to. Halika na, Hunter. Ipapakilala kita sa papa. Sigurado kong magkakasundo kayo. Habang papaakyat sa 2nd palapag ng bahay ay natanaw ni Hunter ang isang batang babaeng matamang nakatitig sa kanya. Maputi at makinis ang balat nito. Bilugan ang mga mata at matangos ang ilong. Matamis na ngumiti sa kanya ang batang babae. Ngumiti naman pabalik si Hunter sa bata. Lumipas ang ilang araw na pamamalagi ni Hunter sa mansyon ng mga Abueva. Masaya naman siya. Mabait naman ang mga ito sa kanya. Tanggap siya ng mga ito, maging ng matandang Abueva, ay kinagigiliwan ng likas niyang galing sa paghawak ng baril at ang angkin niyang talino. Hindi naman niya masyadong nakakalaro o nakakausap ang mga batang Abueva. Ay ayos pa rin. Abala rin naman siya sa pagtulong sa kanyang Papa Felipe. Anak, halika rito. May ipapakita ako sa'yo. Tawag sa kanya ng Papa Felipe. Agad na lumapit ang binatilyo sa kanyang ama-amahan. Ano pong klaseng baril yan, Papa? Tanong ng binatilyo. Ipinakita sa kanya ng ama-amahan ng isang uri ng baril. Bata pa lamang si Hunter ay mahilig na ito sa mga baril. Kaya naman, nang turuan siya ni Felipe na humawak ng baril, ay hindi niya ito inatrasan. Ang tawag dito ay carbine gun. Isa itong uri ng assault rifle. Gusto kong matutunan mo ng paggamit ito.
At kapag marunong ka na, ibibigay ko sa ito bilang regalo. Malapad nung umiti ang binatili dahil sa pangako ng ama-amahan. Habang masayang nag-uusap ang mag-ama, ay napansin ni Hunter ang malagkit na titig sa kanya ng isang batang babae. Kung hindi siya nagkakamali, ay anak ito ng kanyang tita Emily. Nagpaalam si Hunter sa ama, saka lumapit sa batang babaeng kanina pa nakamasid sa kanila. Hi, Eunice! Bati ni Hunter sa batang babae. Hi! Tipid na sagot ng bata. Gusto mo bang maglaro? Tanong bigla ng batang babae sa binatilyo. Nagulat man ang binatilyo, ay agad naman siyang tumango. Masaya siya na sa wakas ay mayroong umaya sa kanya na makipaglaro. Ang madalas niya kasing kasama ay ang anak ng kanyang ama-amahan. Masayang naglaro sa hardin ang dalawang bata. Magmula ng araw na iyon ay halos hindi na mapaghiwalay si Eunice at Hunter. Madalas rin na dahilan ng away ni Eunice at Trixie ay ang pagiging malapit ng dalawa. Nang mag-college si Hunter at high school naman si Eunice, ay mas lalo pang naging malapit ang dalawa. Hinahatid at sinusundo pa ni Hunter ang dalaga sa kanyang classroom. Pumapasok sila sa iisang paaralan sa kanilang lugar. Bantay sarado ng binata ang dalaga. Walang sino mang lalaking pwedeng makalapit rito. Hindi rin pumapayag ang binata na may puporma sa dalaga. Kaya naman isang araw, ay naglakas loob si Eunice na magtanong sa binata. Hunty, huwag ka magagalit. May itatanong sana ako sa'yo. Panimula ng dalaga. Nakahiga si Hunter habang nakauna nito sa binti ng dalaga. Andito sila ngayon sa lugar na madalas nilang puntahan. Malapit ito sa batis kaya nakahiligan nilang dalawang pagpunta at pagtambay doon pagkatapos ng kanilang klase. Bakit naman ako magagalit? Ano bang itatanong mo? Malambing na tanong ng binata. Saka nito hinalikan ng kamay ng dalaga. Ano kasi? Maraming nagtatanong sa akin. Yung mga kaklase ko, mga kaibigan ko, palagi nila akong tinatanong kung ano bang meron tayo. Hunty, ano nga bang meron tayo? Pinipigilan mong lumapit sa akin yung mga lalaki na kakainteres sa akin. Ano ba ako sa'yo, Hunty? Sunod-sunod na tanong ng dalaga na ikinagulat naman ng binata. Umayos ng upo si Hunter, saka nito hinuli ang mga mata ng dalaga. Hindi maiwasan ng binata na titigan at purihin ang magandang mukha ni Eunice. Eunice, nasasakal ka na ba sa mga ginagawa ko? Malungkot nang tanong ng binata. Hindi naman, Hunty. Ano kasi, maraming nagtatanong kung ano mang meron tayo pero wala akong may sagot kasi kahit ako, hindi ko alam kung ano ba tayo. Kung pinsan ba ang turing mo sa akin? O mas higit pa dun? Nahihiyang sagot ng dalaga. Muli ay hinuli ng binata ang mga mata ng dalaga. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang labi sa malambot na labi ng babaeng pinakatatangi niya. Ilang segundong na natili magkadikit ang mga labi nila. Nahihiyang yumuko ang dalaga. Hindi niya magawang tingnan ang binata. Eunice? Kinuha ng binata ang mga kamay ng dalaga saka nito nilagay sa kanyang dibdib. Simula nang mamatay ang mga magulang ko, kasabay nito ang paghinto ng tibok ng puso ko. Akala ko ay kasama nilang naglaho ang puso at kaluluwa ko. Ang akala ko ay hindi na muli ako makakaramdam ng pagmamahal. Ang akala ko ay hindi na muli ako magiging masaya. Pero nagkamali ako. Simula nung araw na dumating ako sa mansyon at nakita kita, naramdaman ko ang muling pagkabuhay ng pagkatao ko, Eunice. Nakitaan ko muli ng pag-asa ang buhay ko. Binuhay mong muli ang pagkatao ko, Eunice. Ang pagkatao kong ibinaon ko sa hukay kasama ng mga namayapa akong magulang. Ikaw ang dahilan ng lahat ng kasiyahan ko. Ikaw ang lakas at kahinaan ko. Mahal na mahal kita, Eunice. Madamdaming pag-amin ng binata. Nanatiling tahimik ang dalaga. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng binata. Eunice, mahal mo rin ba ako? Tanong ng binata. Tumango lamang ang dalaga sa kamatamis ng umiti. Hindi naman mapigilan ng binata ang siilin ng halik ang dalaga
nang makuha niya ang sagot na matagal na niyang inaasam. Kapwa man walang karanasan ng dalawa, ay sinigaw pa rin nilang iparamdam sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Sa araw na iyon, sa tabi ng batis na paborito nilang puntahan, ay tila naging isang pagkataon ni Hunter at Eunice. Saksi ang papalubog na araw at ang mga ibong naglalaro sa mga sanga ng puno sa isang masayang hapong pinagsaluhan nila. Masayang naging takbo ng relasyon ng dalawa. Tila walang problema ang dumadating sa kanila. Puno ng pagmamahal ang relasyon nila. Wala nang maaari pang makapagpahiwalay sa kanila. Ngunit, isang gabi ay nagising si Hunter sa malakas na katok mula sa pinto niya. Nagmamadaling pinagbuksan ni Hunter ng pinto ang kanina pang kumakatok na halos gibain na ang pinto. Pagkabukas niya ng pinto, ay agad na tumama sa kanya ang isang suntok. Bumulagta sa sahig si Hunter dahil dito. Fernando! Malakas na sigaw ni Emily. Pinipilit na pakalmahin ng kanyang asawa. Hayop ka, Hunter! Hindi ka na nakontento sa mga binigay namin sa'yo rito. Wala kang utang na loob! Malakas na sigaw ni Fernando. Daddy, tama na po yan. Pagmamakaawa ni Eunice sa ama. Tumigil ka, Eunice. Bumalik ka sa kwarto mo dahil kung hindi masasaktan ka rin sa akin. Banta ni Fernando sa anak. Hindi, Dad. Hindi ako makakalis dito hanggat hindi mo kami tinatanggap. Lakas loob na sagot ng dalaga. Malakas na sampal ang natamo ng dalaga mula sa sariling ama. Agad na tumayo si Hunter upang ilayo ang dalaga sa galit na si Fernando. Tama po yun. Ako na lang po ang saktan nyo. Huwag lang po si Eunice. Wala po siyang kasalanan. Tatanggapin ko ang lahat ng parusang ibibigay nyo. Huwag nyo lamang po siyang saktan. Matapang na saad ng binata. Hunter, anong nangyayari rito? Tanong ng humahangos na inspector. Iyang suwail mong ampon, Felipe. Binuntis lang naman ang anak ko. Malakas at galit na sigaw ni Fernando. Kapwa nagulat si Felipe at Hunter sa sinabi ni Fernando. Walang alam si Hunter na nagdadalang tao pala ang kasintahan nito. Nilingon ni Hunter ang kasintahang umiiyak. Hunter, totoo ba ito? Kalmadong tanong ni Felipe sa anak-anakan. Papa, I'm sorry po. Pananagutan ko po si Eunice. Pakakasalan ko siya. Tangis ng binata. Nababaliw ka na ba, Hunter? Magpinsan kayo. Galit na sigaw ni Felipe. Papa, alam po natin parehong hindi kami magkadugo ni Eunice. Sagot ng binata. Tila nagpanting ang tenga ng inspector dahil sa naging sagot ng binata. Sumambulat ang galit nito dahil sa isinagot niya. Isang malutong na sampal ang iginawad niya sa anak-anakan. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Hunter? Itinuring kitang anak. Kinupkup kita at inalagaan. At ngayon, iyan lamang ang sasagot mo sa akin na hindi naman kayo magkadugo ni Eunice? Kaya nagawa mo siyang lapastanganin? Ganun ba? Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan. Galit na sigaw ng inspector. Tito, hindi po ganun yun. Nagmamahalan po kami ni Hunter. Tangis na pagpapaliwanag ng dalaga. Eunice, manahimik ka. Hindi namin hinihingi opinion mo. Galit na sigaw ni Ulysses sa kapatid. Pananagutan ko po si Eunice, Papa. Pakakasalan ko po siya. Patawarin niyo po ako. Nahihiyang tugon ng binata. Hindi. Walang kasal na magaganap. Hindi ako papayag. Dadalhin kita sa Amerika, Eunice. Doon ka na mananatili. Doon mo na ipagpapatuloy ang pag-aaral mo. Doon mo rin isisilang at palalakihin ng batang yan. Malayo sa walang kwentang lalaking to. Pinal na saad ni Fernando. Hindi na nakasagot pa ang dalaga dahil sa nakitang galit sa mga mata ng kanyang ama. Tututol pa sana si Hunter sa desisyon ni Fernando, pero pinigilan siya ng kanyang ama-amahan. Kinausap ni Felipe si Hunter tungkol sa nangyari. Hunter, alam mong hindi ako nagkulang sa'yo.
Ibinigay ko lahat ng pangangailangan mo. Pagmamahal, pagkalinga. Hindi ako makapaniwalang ito pang igaganti mo sa akin. Naluluhang saad ng inspektor. Papa, patawarin niyo po ako. Maniwala kayo, Papa. Sinubukan kong pigilan. Pero hindi ko magawa. Mahal ko po si Eunice. Sagot ni Hunter. Mahal mo si Eunice? Kung ganon ay mamili ka. Si Eunice na ina ng magiging anak mo o ako na kumupkop at nag-aruga sa'yo? Ayaw kong dumating sa puntong ito, Hunter. Pero wala na akong magagawa pa. Ito na lamang ang tanging paraan na alam ko para maisalba ang pamilyang to sa kahihiyang ginawa nyo. Nagtitimping sabi ng inspektor. Papa, hindi ko kayang pumili. Alam niyo yan. Malaki yung utang na loob ko sa inyo. Mahal ko po kayo. Pero, mahal na mahal ko rin po si Eunice. Papa, hindi ko kayang pumili. Alam niyo yan. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Mahal ko po kayo, pero mahal na mahal ko rin po si Eunice. Umiiyak na pagsusumamo ng binata. Isa lang sa amin ang pwede mong piliin. Ako na ama mo o si Eunice. Kapag si Eunice ang pinili mo, itatakwil na kita. At kakalimutan kong minsan ay naging parte ka ng pamilya ko. Pero kapag ako ang pinili mo, kakalimutan ko ang kahihiyang ginawa mo sa pamilya natin, Hunter. Magsisimula tayong muli. Tanong muli ng inspector. Naiwang mag-isa si Hunter sa malamig na silid na iyon. Tanging hikbi lamang ang maririnig sa binata. Isang gabi, bago ang nakatakdang paglipad ng dalaga papuntang Amerika, ay nagulat ang binata nang pumasok sa kanyang silid ang babaeng pinakamamahal niya. May dala itong bag. Hunter, itakas mo ako. Magdana na tayo. Ilayo mo na ako dito. Kami nang magiging baby natin. Pagmamakaawa ng dalaga, nagulat si Hunter sa hiling ng dalaga. Mahal na mahal na ito. Pero hindi niya kayang biguin ang kanyang ama-amahan. Eunice, alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo kung gaano ko gusto na makasama ka. Pero alam mo rin na malaki ang utang na loob ko kay Papa at EMP. Naluluhang sagot ng binata. Halos hindi makapagsalita ang dalaga dahil sa pagtanggi ni Hunter. Kung gayon, ay hahayaan mong ilayo nila ako sa'yo? Kami ng baby mo? Naiiyak na tanong ng dalaga. Hindi naman sa ganun. Pangako, gagawa ko ng paraan para makasama ko kayo ng baby natin. Susubukan kong kausapin si Papa at EMP. Pangako yan. Sagot ng binata. Hindi. Sila na ang pinili mo. Wala kang pakialam sa amin ng anak ko. Malakas na sigaw ni Eunice. Sa kanya nilisan ang kwarto ng binata. Sinubukang habulin ni Hunter ang dalaga. Eunice, saan ka pupunta? Tanong ng binata nang makita niyang tinatahak ng dalaga ang hagdan papunta sa unang palapag. Wala ka nang pakialam. Kung hindi mo kami kayang panindigan, pues, lalayo akong mag-isa. Kami ng anak ko. Sigaw ni Eunice. Dahil sa mabilis at malalaking hakbang ng dalaga, ay nawalan ito ng balance at nagpagulong-gulong sa hagdan. Eunice! Malakas na sigaw ni Hunter nang makitang nahulog sa hagdan ng dalaga. Ah! Ang baby ko! Malakas na sigaw ng dalaga nang makitang dugo sa kanyang binti. Halos hindi makagalaw si Hunter nang makitang dugo ang dalaga. Eunice! Anak ko! Malakas na sigaw ni Emily. Agad na bulabog ang mga natutulog na tao ng mansyon dahil sa nangyari. Sinubukang isalba ng private doctor ang baby. Pero huli na ang lahat. Nakunan si Eunice. Tila bangungot kay Hunter ang nangyari. Hindi niya magawang tingnan man lang ang dalaga. Dinala ni Fernando at Emily si Eunice sa ibang bansa.
Naiwang sugatan at tila wala ng buhay ang binata dahil sa nangyari. Hindi niya lubos maisip na nawala ang kanyang anak dahil sa kagagawan niya. Dahil naduwag siya. End of flashback. Simula noon ay pinangako ni Hunter sa sarili na hindi na muli siyang magmamahal. Natatakot siyang baka tulad ng nauna ay hindi niya magawang ipaglaban. Tuwing nakikita niya si Eunice ay parang nadudurog ang puso niya. Puro sakit at pagsisisi ang nararamdaman niya. Malakas na ring mula sa kanyang phone ang nagpabalik sa diwa ng binata. Tumatawag ang matandang Abueva. Hello, EMP. Sagot ng binata sa kabilang linya. Hunter, iyo, kamusta? Kamusta na kayo ng apo ko? Tanong ng matanda sa kabilang linya. Ikinuwento ni Hunter sa matanda ang nangyari sa kanila ng apo nitong si Feli. Ganun ba? May tiwala ako sa iyo, Hunter. Kaya nga pinayagan kong sumama sa iyo ang apo ko dahil alam kong mas ligtas siya sa iyo kung nasa tabi mo siya. Lalo na at hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam kung ano mga pinaplano ng mga kalaban. Sagot ng matanda sa kabilang linya. Alam ko po, EMP. Huwag po kayo mag-alala. Ako nang bahala kay Feli. Hindi ko po siya pababayaan. Sagot ng binata. Nang matapos ang pag-uusap ng dalawa ay muling ibinilik ni Hunter sa drawer ang larawan ni Eunice. Si Eunice ang magsisilbing paalala kay Hunter na hindi siya maaaring magmahal muli. Magawa pa kayang ibaon sa limot ni Hunter ang nakaraan nila ni Eunice? O mananatiling bangungot sa kanya ang nakaraan nila ng dalaga? At ano ang kahihinatnan nila ni Feli? Gayong tila wala nang puwang sa puso ng binata ang magmahal pang muli. Muling abangan ang mga susunod pang tagpo sa 10 million.